Hi, this is Sir Doc Let. Isishare ko sa inyo ngayon on how to multiply whole number by a fraction. Pero bago ang lahat, ako po ay nagpapasalamat sa lahat na nag-subscribe. At sa di pa po nakapag-subscribe, just click the subscribe and bell button para ma-notify tayo sa mga bagong videos. Bago tayo dadako dun sa ating multiplying whole number by a fraction, kailangan po natin munang alamin ang lahat. You should know first the following. First, how to find the greatest common factor of the given numbers. Bakit ko to sinama? Kasi ito ay magagamit natin sa pag-reduce ng fraction to the lowest term, or if we are going to simplify fractions. Okay? So, let us have an example. Find the GCF of 2/4. Or 2 and 4. Okay? So, we have 2 and 4. Uunahin natin yung 2. What are the factors of 2? So, kailangan mag-umpisa tayo lagi sa 1. So, 1 times 2 equals 2. Then, mayroon pa bang ibang number na maaari nating i-multiply na magbibigay ng 2? Wala na po, di ba? So, pupunta na tayo sa 4. Siyempre, unahin natin 1 times 4 equals 4. Then, ano pang number ang maaari nating i-multiply na magbibigay ng 4? Siyempre, 2 times 2. Okay? Meron pa ba ibang number na maaari nating i-multiply na magbibigay ng 4? Wala na po, di ba? Okay. So, ngayon, alamin na natin ang kanilang common factors muna nila ng 2 at saka 4. Okay? So, the common factors of 2 and 4, i-cross out natin ang meron si 2 at meron din si 4. Okay? Unahin natin si 2, meron siyang 1. Si 4 naman merong 1. So, ibababa natin si 1. Yan ang isa sa kanilang common factor. Then, another is merong 2 si 2 at meron ding 2 si 4. So, common factor pa rin nila yan. So, ibababa rin natin. Then, after that, meron pa ba? Wala na po, di ba? Kasi si 2, 1 and 2 niya, tapos na. So, ano ang kanilang common factor? 1 and 2. Ngayon, sa dalawang yan, alin ang mas malaki sa kanila? Di ba po? 2. Kailangan natin ito sa pag-reduce ng fractions. So, therefore, the GCF of 2 and 4 is 2. So, let us have now next slide. Another is, we are going to convert improper fraction to a mix of fraction. So, yung mga improper fraction, pag sinabing improper fraction, siyempre, mas malaki ang nasa itaas kaysa ibaba. Mas malaki ang numerator kaysa denominator. So, let us have now an example. We have convert 8 over 7 to a mixed form. Okay, how are we going to convert that? So, let us have now an example number 1, 8 over 7, then lagyan natin ng equal sign, then fraction sign, and copy 7 here. Okay? Pagkatapos nyan ay tatanungin natin how many sevenths are there in 8? Ilan? Di ba po isa lang? So, ilalagay natin as a whole number. Then, pagkatapos nyan, we are going to multiply 7 times 1. 7 times 1 equals 7. Ilan ang kulang ng 7 na magiging 8? Di ba po isa lang? So, ilalagay natin dyan sa numerator. Okay? So, tapos na. 8 over 7 now is changed to 1 and 1 over 7. Now, ang tanong. 1 over 7 is in the lowest term. Why? Because wala na silang common factor or greatest common factor except 1. Therefore, 1 and 1 over 7 is the final answer. Okay. Example number 2, we have 15 over 9 equal sign, then a fraction sign, then copy 9 here. Pagkatapos nyan, tatanungin natin ilang siyam ang meron sa 15. Di ba po isa lang? Okay, so ilalagay natin dito as a whole number ang 1 na sagot natin. Then after that, we are going to multiply 9 times 1,
equals 9. Ilan ang kulang na magiging 15? Kasi 9 yun. So, ilan ang kulang na magiging 15? Diba 6? Okay? So, ilalagay natin dyan sa numerator. Then, after that, tingnan ngayon si 6 over 9. Is 6 over 9 in the lowest term? Or is 6 over 9 in the simplest form? Hindi pa, diba? Meron pa silang common factor. So, gagamitin natin ngayon ang common factor. What is the common factor of 6 and 9? Diba po, 3. So, gagamitin natin yung 3 as 3 over 3 to divide 6 over 9. Okay? So, we are going to divide now 3 over 3 sa 6 over 9. Then, lagyan natin ng equal sign. Then, a fraction sign. Then, after that, huwag kaligtaan ang whole number na ilagay dito sa, okay, kabila. Dali natin dito sa kabila. Kasi pag nakaligtaan natin yan, mali na po yung ating sagot. Then, after that, we're going to divide now 6 divided by 3 is going to give us 2. And, divide also 9 divided by 3 is going to give us 3. Now, look at now 2/3. Is 2/3 in the simplest form? Yes, it is. Because they have no common factor except 1. Wala na silang greatest common factor except 1 na lang. So, kagaya na sinabi ko dati, if the common factor of the given number is 1, therefore, it is the final answer. So, the final answer is 1 2/3. Right? Next slide tayo. How to change mixed number to an improper fraction? So, example, we have 1 2/3. Okay? So, anong gagawin natin dito? Unang-una, lagay natin ng equal sign, din a fraction sign. Then, pagkatapos, we are going to multiply 3 times 1. Okay? 3 times 1 equals 3. Idadagdag natin yung 2 sa taas. Then, 3 times 1 equals 3 plus 2 equals 5. Okay. So, ilagay natin dyan. Then, copy the denominator 3. Okay? So, pagkatapos nyan, wala na, tapos na. So, na-change na natin yung 1 2/3 o mixed fraction sa improper fraction. So, we're done. Na-change na natin siya sa improper fraction. Next tayo. Multiplying whole number by a fraction and vice versa. Okay, baliktaran. Unahin muna natin. We are going to multiply whole number by a fraction. Then after that, fraction to a whole number. Okay, let us have an example. Multiply 3 times 2/5. Then simplify your answer. So, we have it here 3 times 2/5. Equals, then a fraction sign, then multiply 3 times 2. 3 times 2 equals 6. Then, lagay natin dyan as numerator. Then, copy the denominator 5. So, the answer is 6 over 5. Now, look at the answer. It is an improper fraction. If your answer is an improper fraction, we are going to simplify our answer, or we're going to reduce our answer to the lowest term. Okay, next is an equal sign, then a fraction sign, then copy 5 here. Okay, yung denominator, kopyahin lang natin dyan. Then after that, tanungin natin how many 5s are there in 6. Isa lang po, di ba? So ilalagay natin dyan as a whole number. Then after that, we are going to multiply now 5 times 1. 5 times 1 equals 5. Then, ilan ang kulang ng 5 na magiging 6? Diba po, isa lang. Therefore, ilalagay natin yung 1 na yon dito as a numerator. Tapos na. 6 over 5 now is simplified as 1 1/5. Look at now 1 over 5. Is 1 over 5 in the lowest term? Yes, kasi
they don't have a common factor. Therefore, 1 and 1/5 now is the final answer. Alright? So, let us have now another example. We have, ito yung kabaliktaran, sinabi kanina na vice versa. So, nauna na naman ang fraction, then a whole number. So, 2/3 times 6. Alright, an equal sign, then a fraction sign. Then after that, we are going to multiply now 2 times 6. Okay, 2 times 6 equals 12. Okay, lagay natin as numerator, then copy the denominator here. So look at now 12 over 3. 12 over 3 is not in the lowest term. It is an improper fraction. Therefore, we are going to simplify 12 over 3. Okay, or we're going to reduce now 12 over 3 into the lowest term. Okay, so maalala natin, hanapin natin ang greatest common factor ng 12 at saka 3. So, ang kanilang GCF ay 3. So, we are going to use now 3 over 3 to divide 12 over 3. Okay? So, let us have now an equal sign, then a fraction sign. Pagkatapos niyan, we are going to divide now 12 divided by 3 is going to give us 4. Then, 3 divided by 3 equals 1. Now, look at now the answer, 4 over 1. 4 over 1 is the same as 4, or the same as a whole number 4. Pwede rin natin gawin diretso, 12 divided by 3 is 4. Ganun, pwede rin natin ganunin na diretso. So, madali lang po ang multiplying whole number by a fraction and vice versa. Okay? Napakadali lang. So, abangan ninyo ang susunod ko na video, multiplying fraction by another fraction. Karugtong lang po yan sila. So, abangan nyo po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panunood. Sa nga pala, shout out ko nga pala ang aking mga estudyante sa Section Ruby, Section Ivory, Section Beryl, at Section Zircon. Okay, enjoy sa panonood at sana'y marami kayong matututunan dito. Maraming salamat po.